the... Yeah. Oh, sino mo uuna? Cool dad. Yung pinakamatanda. Sa pinaka-cool. Okay, thank you very much. Si Teddy na unang umiyak kanina. Kuya Teddy. Ano lang na, may meron kasi kaming ano, pinagdaanan sa family namin with Abby. So, feeling ko isa lang yun sa ano sa mga masasayang moments namin na what do you call this? Parang na-overcome namin as a family. And ako as a dad, parang ang sarap kasi nung age ni nung daughter ko si Abby. She's 16 years old na, right now. Ang sarap nung age niya kasi parang buo na yung ano conversation namin dalawa. Tapos ako yung dad na feeling ko cool dad ako kasi nasasabi ko sa kanya na sabi ko, Abby, hindi rin ako perfect dad ha. I'm just trying to wing it right now. I don't sometimes know what I'm doing, pero I know na what I'm doing for you is what I know is the best for you. What me and your mom, what kung ano yung ginagawa ko, kasi wala namang ano, wala namang kumbaga nandiyan yung dad ko. Pero parang wala namang magtuturo sa'yo on the spot eh. Hindi ka namang pwedeng, Dad, anong gagawin ko? Kasi si yung anak ko ganito, ganyan. So, feeling ko ganun yung, ano, yung pagiging cool dad. Yung nakakapagsabi na ako na, anak, sorry. Kasi ako, promise, I never heard my dad say sorry to me. Hindi, yung, alam naman natin yung ibang mga generation namin, parang hindi sila ganun maano eh, di ba? Pero, yung I think yung tingin lang nung dad ko na sorry parang tingin lang pero yung words wala eh so sa anak ko parang yung, ang sarap lang ng feeling na nasasabi ko na anak sorry kung medyo nagalit sa'yo si daddy hindi ko kasi alam kung magiging cool dad ba ako or tropa or alam mo yon pero I'm just a dad na trying my best to give you all the best. So, yun, ang sarap lang nung ganun na bilang dad. Parang ang gusto mong sabihin, Teddy, you're a cool dad because not only are you a dad, you're also a best friend. Mismo, diba? Mismo. Oo. Sobrang, sobrang sarap sa feeling na ganun na yung tingin sa akin nung anak ko na hindi ko akalain na, ay, ganito pala yung feeling na yun. Kasi maliit, maliit pa ni Abby dati. Tapos nung lumalaki na siya, parang naging magka-wavelength na kayo. Naging magka-wavelength na kami. So, yun. Lahat, ibibigay ko. Sobrang cool dad din ako kasi bilang daddy, ako yung nag-aayos ng sugat ng anak ko. Kay Tejan, yung anak ko na binata na, na kakapatuli lang. So, pero, ano, pero kasama yun sa bilang, ano, bilang dad. So, sobrang happy ako na nararanasan ko to right now. Kaya ako umiiyak kanina parang, Lord, thank you kasi yung message nung song talaga na I would give everything I own. Parang aww, yun talaga. Yun talaga yung bilang daddy talaga for me. So, thank you, Lord. Salamat, salamat. Maraming salamat. Yes, happy Father's Day. Happy Father's Day, Kuy. At dahil dyan, nandiyan ang anak mo. Tejan. Abby pangalan. Si Abby, si Tejan, tsaka si Tejan. Happy Father's Day. Abby pangalan. Happy, happy Father's Day. Happy Nyoy naman. Father's Day. Sorry. Nyoy naman. Nyoy. Yes. Oh, well, what makes this year special talaga is unti-unti na lumalaki yung anak ko. She's becoming, you know, a little lady. And unti-unti ko na nakikita how yung mga bagay na ginagawa ng father ko para sa akin, nas na-apply ko na ngayon. Also, yun nga, since lumalaki na siya, I get to be a friend more than being a father. Nagiging mas nakakapag-usap na kami about real world problems, nakakapag-usap na kami about things that yung mga importanteng bagay sa akin na hindi na maimportante nung bata pa siya naisasalin ko na and more than anything else yung values medyo hindi na siya yung oh basta ganito gagawin mo hindi na ganoon eh kumbaga para na talaga kami mag-ausap na okay when you do this ito yung nagiging effect niya sa ibang tao mas naiintindihan niya na so you know that's why, sabi ko nga, this year, and like, I think every year habang tumatagal, nagiging mas special siya kasi tumatanda na siya and nagiging, you know, hindi na siya bata, mas na-apply mo na yung pagiging kaibigan mo more than being a father. Yeah.